What's up guys, Charles here. Welcome to the vlog. And in this video, tuturuan ko kayo kung paano po mag-edit at maglagay ng thumbnails dito sa YouTube. Okay guys, before we go to the topic, let me share something to you na alam ko makakatulong sa inyo. Okay, before kasi, nung nag-start ako ng YouTube, hindi ako naglalagay ng thumbnails. Una kasi, naisip ko may title na naman. So, bakit maglalagay pa ako ng thumbnail? Medyo mahirap din kasing gawin and sayang yung oras. And second, hindi din naman ako marunong maglagay ng thumbnail. But then I realized later on na mali pala ako. Okay, kasi that time upload ng videos and yung viewers ko sobrang konti lang talaga. Walang nanonood. Okay, then weeks later, wala talaga. And nag-research ako hanggang sa may mapanood ako, okay, na vlog ng isang sikat na YouTubers din na about sa thumbnail kung gaano ito ka-importante. And dun ko na-realize na, shit, mali pala talaga ako. Dapat nung una pa lang naglagay na ako ng magagandang thumbnail. Kasi, guys, napaka-importante ng may maganda, presentable, at catchy na thumbnail. Okay, kasi unang-una guys, kung maganda yung thumbnail mo, okay, ma-attract agad yung viewers sa'yo. Okay, kasi ikaw ba? O kahit ako, kapag nagsesearch ka ng videos dito sa YouTube, okay, kung sino may pinakamagandang thumbnail, okay, di ba tinitingnan mo kung ano yung laman ng video niya? Kasi nakaka-attract, na-intrigue ka, ano bang meron dito? Okay, tingnan ko nga. Okay, yun yung sinasabi ko. And guys, nakaka-attract din siya talaga ng viewers. Okay, dadami yung views mo. Kasi, pag tinignan nila yung thumbnail mo, thumbnail pa lang, ulam na. Okay? Kumbaga, pag nakita nila yung thumbnail niya, uy, totoo ba to? Okay, tingnan ko nga. Di ba, tama? Okay, so yun guys, napaka-importante nang magkaroon ng isang maganda, catchy, at ma-presentable yung thumbnail. Okay guys, before we go to the tutorial, please download first the PixArt application. Okay guys, yung mga meron nito, okay, siguro marunong na kayo ng basic editing. Okay. Pero dun sa mga wala pa, okay, ito kasi for me ito yung best application para mag-edit ng mga pictures, especially for the beginners. Okay guys, kasi napakadali lang niya. Madali lang siyang gamitin. Hindi siya ganun kakomplikado kagaya ng mga Adobe Photoshop na nakakahilo, nakakahilo, sakit sa ulo gamitin. Okay guys, i-download niyo muna tong app na to. Okay? Then panoorin niyo yung video na to. Okay guys, so ngayon tuturuan ko kayo kung paano ba mag-edit ng YouTube thumbnail gamit ang PixArt application. Okay, na-download mo na yung PixArt app. I-open na natin. Okay, then i-click mo itong purple na button sa baba. Then, hanapin mo yung color backgrounds. Okay. Ito siya, sa pinakailalim. So, dito, pwede kang mamili kung anong kulay ng background yung gagamitin mo. Pero ako, since ito lang naman yung pinaka-base natin dito, mas kinukuha ko lang yung white color. Okay. Then, iset natin yung size niya. Pupunta ka sa tools. Okay. Then, crop. Ngayon, standard thumbnail size natin is 16 by 9. Ito siya. I-click mo lang. Then, save lang natin. Itong checkmark. Then, ito na siya. Ito na yung pinaka-base natin para sa thumbnail natin. So, ako kasi guys, nilalagyan ko siya ng design. Nagda-download ako ng picture pa or kung anong gusto ko pang itapal dito. Okay, punta tayo dito sa add photo. Pero guys, kung gusto mo naman ng plain lang yung background mo, okay lang din naman. Okay? Then, ito yung dinownload kong picture kanina. Click ko lang, then add. Then, nandito na siya sa harap. I-re-resize ko lang siya. And, itatapal ko dito sa harap niya. Then, i-click ko lang ulit yung check. And, boom! Ito na siya. So, may design na yung background natin. So, ang ilalagay naman natin ngayon is yung picture.
Okay. Yung picture guys nung tao dyan, usually sa mga thumbnail ko, kung nakikita nyo, mukha ko yung nakalagay. Okay, ini-screenshot ko lang or nagsa-selfie ako ng reaction na babagay dun sa thumbnail ko. Since meron na akong picture na nakaready para dyan, okay, eto yun. I-add lang natin. Okay. Then, ika-crop na natin siya ngayon dahil medyo pangit yung background niya at yung tao lang naman yung kailangan natin. Punta ka dito sa cutout. Then, meron ka lang dalawang choices. Una ito, pag kinlik mo to, automatic na magka-cut siya. Kung medyo tinatamad kang mag-trace. Kasi itong katabi niya is manual. Ikaw mismo yung magka-cut sa bawat edge ng picture. Pag itong automatic, pag kinlik mo, na-cut na niya agad yan. Okay? So, ang gagawin mo na lang is lilinisin ng konti yung mga naiwan pa niyang color sa gilid. Kung satisfied ka na sa itsura, then i-save mo na. Okay, ito na siya. Pag na-save, then nai-resize naman yan and pwede mo siyang ilagay kung saan mo gusto. Then, iset aside muna natin to. Okay, then title. Ano bang title yung naiisip mo? Okay, make sure na catchy and hindi sobrang haba ng title na ilalagay mo sa thumbnail. Okay, for example, thumbnail tutorial. Okay, yan lang yung ilalagay natin na caption dito. Okay, so pag na-click mo na yan, pumunta ka dito sa stroke para malagyan siya sa lining sa gilid. Then color, dyan ka na mamimili ngayon kung anong kulay ba ng background yung, ay kung anong kulay ba ng text yung gusto mong maging. Pwede siyang gray, pwedeng yellow ulit. Okay. Pero I suggest guys na yung matingkad na kulay yung gamitin natin dito para madaling makita at madaling mabasa. Halimbawa, itong red. Thumbnail tutorial. Diba kitang-kita pag ganito yung ginamit mo? Okay. So dito na lang kasi may ilalagay akong logo sa taas. Okay, punta lang dito sa photo kung may i-add ka pang picture. Okay, then YouTube. Okay, ika-crop ko lang ulit siya. Okay. Then ilagay ko lang dito sa bandang gitna or pwede mo pa siyang i-size kung anong gusto mo. Okay, then kung satisfied ka na sa size niya, okay na yan. Then thumbnail tutorial. Okay, so ano pa bang kulang? Mag-a-add tayo ngayon ng mga thumbnail na nagawa ko na. Punta lang dito sa add photo, sa recent, and kung may mga pictures ka kung saan siya nakasave ko, meron kang folder, dun mo na lang sila puntahan. But since yung mga in-edit kasi nasisave yan automatically dito sa PixArt, so dito mo na lang siya tingnan. Kagaya nito, kunin ko to, kunin ko to. Okay, mabang thumbnail yung maganda. Pili tayo siguro ng mga apat na thumbnail. Okay, ito. Then, ito na siya. Okay. Lagay ko lang dito. Then, iset ko lang siya kung anong size ang gusto mo. Ayan. Then, check. Then,
Tapos na yun, thumbnail natin. Ganyan lang kasimple, ganyan lang kadali. So, paano ba i-save yan? Click mo lang tong arrow na to sa taas. Okay? Medyo madaming ads tong si PicsArt. Ah. Buti pa to, may ads na. Antayin mo lang matapos yung ads. Then, save. Okay? Then, paano ba natin ngayon siya ilalagay as thumbnail natin sa video natin? Okay, ipakita ko sa inyo guys yan. Okay, pumunta ka lang sa YouTube Studio. Kung wala ka pa nito, i-download mo na. Kasi mas madaling i-access ang YouTube Studio. Unlike kung i-open mo pa siya sa browser or sa Google. Dito kasi pag kinlik mo siya, automatic nandito ka na agad. Okay, then pumunta ka lang sa videos. Then, picture. Halimbawa, gusto mong i-edit yung thumbnail nito, click mo lang yung edit. Then, ito ulit, yung edit sign. Then, change. Then, itong ginawa nating thumbnail, click mo lang. Then, select. And save. Ayun guys, sobrang dali lang. So, ito na siya, di ba? Ayan, napakadali lang gumawa ng thumbnail. So, make sure lang na catchy, hindi sobrang haba, and maganda yung blending ng kulay ng gagawin mo. So yun guys, di ba nakita nyo, napakadali lang niyang gawin, napakadali lang niyang i-edit gamit yung PicsArt application. Okay guys, so alam mo na ngayon yung importance ng magandang thumbnail, no? Siguro naman gagawa ka na ng thumbnail. Okay, yun lang guys, sana nakatulong ko ng marami. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber and 13,000 subscribers na po tayo ngayon. And patuloy na dumadami, sana dumami pa ng dumami. And expect for more videos, for more tutorials. Okay? Yun lamang po. Peace, God bless, and see you on my next vlog.